Hello mga kagulay, isang magandang gabi nga po pala. Welcome back nga pala ulit dito sa akin channel. Ayan guys, today's video natin guys ay pag-uusapan na naman natin yung isa sa mga ginagamit naming mga lason dito sa aming mga tanim na gulay. Guys, bago ko nga pala ito simulan ng video na to, papalala ko lang po, itong gagawin kong video po na to ay hindi po ako nagbebenta o nag-aalok nitong lason na to. Ito po ay aming ginagamit o talagang nagamit na po sa aming mga gulayan. So syempre guys, gusto ko rin po makatulong to sa iba kong katulad na farmers na nagtatanim ng mga gulay kung paano gamitin itong mga lason na aking sinasabi. Kaya nga po ito ay ginagawa ko ng video para po mas malinaw at kung alam natin kung ano nga ba ang kanya primary na tinatarget sa ating mga gulayan. So ito nga pala guys, ang pag-uusapan namin dito ay itong Metomil 40SP. Yun po ang pangalan po ng insecticide na ito na pupuksa ng crescent klase ng mga peste sa ating mga gulayan. So ito ang kagandahan dito guys, pwede natin itong mabili ng kasama ng Megatonic. So yung guys, kung bibili kayo ng Megatonic na full yard, meron na po siyang kasamang dalawang pack fill. Pero guys, ito guys ay pwede rin pong mabili ng separate na bibili natin kung gusto niyo siyang gamitin na nag-iisa lang o hindi nyo naman kailangan ng full yard at meron na kayong ginagamit na full yard. Pwede rin po natin itong gamitin at mabili sa ating mga bilian ng mga agri supply na naka-separate po. So siyempre guys, ito nga palang Metomil ay mabibili po natin ito sa online kung hindi po available dyan sa mga lugar nyo. Mabibili po ito sa mga Shopee, patulad doon din sa Lazada. Pwede rin po natin mabili itong Metomil na 40SP. So yung guys, ang Metomil nga pala ay counterpart ng Lanet. So ibig sabihin nung guys, kung ano po ang templado niya o yung ginagamit o yung ingredients sa kanyang insecticide ay meron din po sa Metomil. Kaya po ito po guys ay tinatawag na 40SP. Ang primary niyang ingredients doon sa insecticide po ay yung Metomil. So ano nga ba ang Metomil? So ito nga palang Metomil guys, ang Metomil ay isang carbonate insecticide na ginagamit upang kontrolin ng mga dahon at mga peste na dala ng lupa. So sa iba't ibang pagkain o sa iba-ibang gulay na nakakain natin sa ating mga gulayan. So ibig sabihin lang nung guys, ay kinokontrol niya yung mga peste na sumisingaw sa lupa. Kaya may panahon kasi na hanggang tanghali guys ay mainit, tapos sa mangyayari pa sa hapon ay biglang ulan. Doon po naglalabasan yung iba natin mga peste o manlilipad sa ating mga gulayan. So ito po nga Metomil na katulad ng ingredients na nasa Lanet ay nagko-control po sila para po yung mga lumalabas sa mga lupa ay makontrol na nila bago ito pumunta sa ating mga gulayan. So ito po Metomil guys ay talagang ginagamit na rin po namin, kaya nga po ito ay ginagawa ko na rin po ng video halos lahat po ng aming ginagamit na lason para po malaman nyo kung paano din po ang paggamit ito sa ating mga gulayan. Bago nga pala natin pag-usapan nyo kung ano ang pinaka-primary nyo tinatarget sa ating mga gulayan, ay pag-usapan muna natin kung paano siyang gamitin sa ating mga gulay na tanim. So yung guys, pag-usapan po natin dito kung paano namin to ginagamit sa aming mga gulayan. So yung guys, sa 16 liters guys ay nagtitimpla po kami ng tatlong kutsara. So yung po yung sinasabing kutsara po ay yung ginagamit po na pangkain natin. Katulad po nun, kung meron po kayong kutsara na hindi masyadong ginagamit, ay yun po ang ipantatakal po natin. So tatlong kutsara po yon sa 16 liters na tubig. Pero guys, yung gagamit natin kutsara ay dapat po itabi natin. Huwag po natin ikalat pa kalat-kalat kasi may tendency kasi na baka madampot ito ng mga kapamilya natin tapos magamit pa sa pagkainan. So dapat huwag po natin hayaan na pakalat-kalat to, lalo na kung ginamit na natin sa ating mga insecticide. So yun lang po ang aming paggamit dito. Ang kagandahan nga lang dito guys ay para siyang Lanet nga na tulad na sinabi ko kanina. Dahil counterpart nga sa Lanet, kaya effective to. Alam nyo naman Lanet guys ay isa ring systemic na insecticide. So marami din itong pinupuksa katulad din itong Metomil. So yung guys, ito na nga, papakita ko ng mga picture dito kung ano nga ba ang pinaka primary nilang tinatarget sa ating mga gulayan. Ayan, so ito nga ay may 13 klase ng mga peste na kaya niya puksain sa ating mga gulayan. So yung guys, unang-una na nga dito yung case worm, leaf folder, leaf hoppers, Almirworm, corn borer, fruit worm, aphids,
squash beetle, flea beetle, bean fly, pod borer, worm borer, at cutworm. So yun po ang kanyang tracing tinatarget sa ating mga gulayan. Sana po nakatulong po itong video ko po na to para po mapakita sa inyo kung ano nga bang mga itsura ng mga peste na kaya niya puksahin sa ating mga gulayan. So yun guys, maraming salamat. Isang maiksing video lang naman to. Maraming salamat tinapos sa itong video na to. Sana po abangan niyo pa yung iba kong upload dito sa aking channel. Ayan. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag nakalimutan i-subscribe to at i-click yung bell button para ma-update kita sa mga latest kong video. And kung kahit mababa po yung ating matatayim ng gulay, tuloy lang po pagkalaga dahil ganyan naman talaga ang buhay na magsasaka. Pero minsan talaga oras pagka oras natin guys ay dyan tayo babawi. At syempre kung ano na rin ang meron tayo ngayon, nagpasalamat na rin tayo sa Panginoon dahil hindi pa rin tayo pinababayaan. So yun po guys, maraming salamat at God bless po.